Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase. Sa mga bulutan ka ng talaga ay ba o mga nakapunta na. Yan, ito yung jump off. Dito yung parking ng mga motor. Alright, so mga paps, pupunta na kami ng Talon-Kawali. Talon-Kawali. Si Kuya Jerome yung guide namin. Nasa 30 minutes lang from dun sa jump off ng Talon Eva. Hindi naman mahirap yung lakad, yung daanan kasi halos patag lang. Magkano na nga yung ano, tour guide pagpupunta ng Talon-Kawali? 300 good for 5 din yun. Pagka halimbawang lagpas ng 5, 6 sila, may isa lang lumagpas, pwede na yun? Pwede, isang tour guide, kailan mag-additional na lang? Ah, okay. Akala ko kailangan i-require ng 2 tour guide. Hindi. Tapos yung entrance fee na nga, magkano na nga yun? Kalimutan ko kanina? 30 bawat. So ito yung actually pwede lang maligo dito, maganda na eh, malinis naman eh, mini kawali kasi nga yun nga, kaya nga siguro tinawag na Talon-Kawali yung pupuntahan namin dahil nga dun sa shape niya. Kasi dito pa lang mismo, panalong-panalo na oh. Mukhang malalim din tong parting ito. Ito, sigurado safe ka rito. Kasi maliit lang. Parang lang siyang tub, parang sa swimming pool. Kahit ngayon pagkaka-ukit ng bato, ang ganda oh. Ayun oh. Pagka nandito na ba kami sa parting na to, mga ilang minuto pa yan? 5 minutes na lang, so malapit na malapit na. Naandyan na nga yun, kasi nauna na yung ano eh. Yung isang kawali. Ilang kawali ba yun nandyan, sir? Dalawa pa yun. Ah, 2 kawali pa. Ah, confirm na tayo mga paps, no? Walang ahon, walang lusong. Ganun lang, napaka-easy ano lang. Napaka-easy lang ng lakarin. Bagay na bagay sa mga baguhan pa lang sa mga trekking. Nandito na kami sa Talon-Kawali Falls. Dito sa mismong area na to, may 2 kawali na makikita. So, huwag nating i-expect, lalo ngayong tag-init na mahina yung tubig. Kasi normal, tag-init eh. Ang importante, may tubig na pwedeng mapaliguan, malinis. Kasi running water siya. And ngayon syempre, nandito na rin naman kami. Nabasa na rin naman ako. Hindi man ako ready maligo, pero maliligo na ako. Cottage 300 po. 300 pesos yung bawat isang. 2 cottage yung nasa taas na. Ito paano to? Libre na to? Libre eh. Ah, free na siya. Paano pala pag ano sir? Halimbawa may gusto mag-overnight, paano yung rate nun? Overnight po? Hmm. Po kasi overnight yung sa entrance tagdag ng 10 pesos. Ah, bali magiging 40 pesos lang yung entrance fee pagka overnight sila. Paano yung sa ano sir? Yung sa tour guide fee? Doble rin siya. Ah, mayiging doble sa tour guide fee. Okay, so pwede na rin ano. Tapos, wala namang problema dyan kahit saan sila maglagay ng tent o ano, kahit saan sila pumuesto. Libre na yun. Libre. Okay.
parating sa basura kasi ito talaga matagal ko nang inaantay na magkaroon ulit ng vlog sa ganito, sa mga waterfalls. And syempre dito naobserbahan ko naman, papasalamat ako hindi makalat. So congrats sa Talon Kawali dahil na namimaintain nyo yung kalinisan dito. And syempre ganoon din sa mga turista na napunta rito nung mga nakaraan, mga nauna sa amin. Sana panatili natin yung kalinisan ng mga tourist spot na pinupuntahan natin dito man sa DRT o kahit saan lugar sa Pilipinas. Last day lang may pinuntahan sila Traveler Trek na waterfall sa Pampanga. Nakalimutan ko na yung exact location, exact na munisipyo doon sa Pampanga. Ang ginawa nila ay nag-clean up drive sila doon sa isang waterfalls doon. No tour guide, no entrance fee. Kaya lang, ang masakit doon, no discipline din. So, anong nangyari? Tambak ang basura na nahakot nila. So, yan, pwede natin ipakita yung mga ginawa nila, Traveler Trek. Ngayon yan, may dumarating guys. Ayaw nilang pangit yung lugar kasi nakakapangit yung basura eh. Kaya halimbawa, pumunta ka rito, nag-iwan ka ng basura. Yung mga susunod na pupunta, mapapangitan sila kasi ayun may mga basura. So okay na yung clean-up drive natin. Pero mas maano din, mas mahirap din dito. Kaya nilang pinagbabahal na pumunta dito yung mga tao dahil nagutumi lang sila. At yun ang dapat nating iwasan pagka tayo ay namamasyal. Lagi nating iisipin yung kalikasan natin. And with that, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, comment. Comment nyo kung ano yung pwede nyong tingin nyo na pwede kong baguhin o pwede kong gawin para mas ma-improve ko yung ginagawa ko. And baka may gusto kayong puntahan ko para maglinis, mamulot ng basura, mga pinapasyalan, mga tourist spot o yung mga usual na pinapasyalan ng mga riders. Game ako dyan. Tatapos itong vlog na to. So with Sir Omil Cross. Thank you. Yun. Subscribe niyo yung channel niya. Salamat. Omil Cross, ipa-plus ko na lang dyan sa screen yung kanyang ano, screenshot ng channel niya. Thank you. Salamat yun. Sa kay Sir. Invite na rin sila sir. Sa inyong parapol pa giveaway. Hindi ko pa sinasabi pero nasabi na rin eh. Subscribe po kayo sa channel ko kung gusto niyo manalo ng drone. Pero ano? Hindi pa lang yun. To be announced pa. Salamat po. Pero confirm niya sir na may pamimigay kayo. Meron. Alright. Halimbawa kami sir, nakasama niyo sa ganito. Bawal na kayo eh. Bawal na. Sayang na. Pwede pa rin. Basta ano. Ano lang. May sasabihin natin yung instruction nyo. Yung rules. Ganun. Okay. Papalipin pa kayo ulit sir. Yes. Okay. Thank you sir. Thank you. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it. Man, I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. My good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space.